Marami ang nagtatanong kung tuloy pa nga ba ang offshore patrol vessels acquisition project ng Philippine Navy. Kaya't sa videong ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa proyektong ito at kung posible pa nga bang matuloy ang pagbili sa 6 na offshore patrol vessels. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Noong December 2021, si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nagpahayag ng kanilang plano patungkol sa AFP Modernization Program. Kasama sa kanyang mga nabanggit ang contract signing para sa 32 S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters na para sa Philippine Air Force at ang 6 na mga bagong offshore patrol vessels mula sa Australian Shipbuilder na Austal ay inaasahan nga pong mapipirmahan ngayong January 2022. Ngunit sa 2 proyektong ito ay tanging ang mga Black Hawk helicopters lamang ang nagkaroon ng update. Ito nga po ay noong ang Department of Budget and Management ay naglabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa 5% initial funding ng proyekto. Habang ang Offshore Patrol Vessel Acquisition Project ay wala pa nga rin pong update. At dahil ngayon nga pong malapit na matapos ang buwan ng Enero ay marami ng mga kababayan nating Pilipino ang nagtatanong kung tuloy pa nga ba ang Offshore Patrol Vessel Acquisition Project. Upang i-improve ang ability na magpatrolya sa vast maritime domain ng Pilipinas kasama na ang Exclusive Economic Zone, ang Philippine Navy ay nagkaroon ng acquisition para sa mga bagong batch ng offshore patrol vessels. Ang mga barko nga pong ito ay ang vision ng Philippine Navy's primary asset upang i-monitor ang maritime borders at interes ng ating bansa. Kung saan may kakayahan itong maglayag sa open ocean at sa mga hindi magandang estado ng karagatan. Gayun din ang pagpapanatili ng matagal sa karagatan upang ipakita ang watawat ng Pilipinas mag-provide ng security para sa interes at teritoryo ng ating bansa at mag-provide ng intelligence and surveillance information para sa Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines bilang parte ng Coast Watch Philippines at component ng AFP's C4 ISTAR system. Ang proyektong ito ay kilala bilang Offshore Patrol Vessels Acquisition Project na isang parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects na under ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang proyektong ito ay nauna ng inendorso noong 2016 bilang Multipurpose Patrol Vessel Acquisition Project at nabigyan naman ito ng approval noong 2018. Ang end user nga po ng proyektong ito, mga idol, ay ang Philippine Navy Offshore Combat Force kung saan makakatanggap sila ng 6 na units at ang proyekto nga pong ito ay may budget na 30 billion pesos. Ang inaasahan nga pong magiging winning proponent sa proyektong ito ay ang Australian Shipbuilder na Austal na kasalukuyang meron ng shipyard dito sa Pilipinas. Ang offshore patrol vessel na ito ay may bigat na umaabot sa 1,700 tons, may haba itong 83 meters, may beam na 13.3 meters at may draft na 4 meters. Ang propulsion naman ito ay 2 Caterpillar C280 16 diesel engines, 2 Ranges LAF 5465 CISO gearboxes at 2 fixed pitch propellers. Ang mga barkong ito ay may bilis na umaabot sa 22 knots at may range ng hanggang sa 3,500 nautical miles. Ang mga armament naman ito ay isang 76mm gun mula sa Leonardo, 2 25mm remote controlled weapon systems at mga decoy launchers. Ang mga barko rin ito ay pwedeng dagdagan ng mga armaments tulad ng 2 twin MBDA Simbad RC na mayroong Mistral surface-to-air missile, 2 twin MBDA Exocet MM40 Block 3 air-to-surface missile at 2 J+S triple torpedo launcher na mayroong Eurotorp MU90. Para naman sa aviation ito ay pwede itong lagyan ng 10-ton helicopter dahil meron itong flight deck ngunit walang helicopter hangar. Mga idol, bagamat hindi pa nga po tayo sigurado kung matutuloy pa nga ba ang proyektong ito, ay dapat siguro ay magantay pa tayo ng konti pang panahon. Dahil baka nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan o konting aberya sa proyektong ito kaya't madedelay ito ng konti. At kung hindi nga po ito mapirmahan ngayong buwan ng Enero ay marami pa namang buwan na dadaan ngayong 2022.
Malaki nga po ang tsansa mga idol na matutuloy ang proyektong ito dahil isa ito sa pinangako ni Pangulong Duterte at ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mabibigyan ng pondo. At asahan nga po natin mga idol na bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte ay mapipirmahan na ang proyektong ito. At sa pagdating ng mga bagong offshore patrol vessels ay siguradong maboboost ang Philippine Navy lalong-lalo na sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at sa iba pang parte ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!